Well, mga kapopong, kumusta? Well, dito sa Pilipinas, ay kapag isa kang baguhang player sa PBA o tinatawag na rookie, ay posibleng sumahod ka agad ng halos 180,000 pesos kada buwan. O sa kada taon ay halos 2.2 milyon pesos na sahod para sa isang rookie o isang baguhan na player. Well, anyway, pagdating naman dito sa ating kababayan na si Third D Ravena na naglaro ng kanyang first game sa Japan kagabi, ay masasabi natin na medyo malaki talaga ang difference. O pagkakaiba ng sinasahod ng mga basketball player sa Japan at sinasahod ng mga basketball player dito sa Pilipinas. Well, ganito kasi ang computation dyan. Well, actually kung hindi kasi tinanggap ni Third D Ravena yung offer sa kanya na maglaro sa Japan, ay posible sa ngayon isa na rin siya sa mga rookies o mga baguhang basketball player na naglalaro ngayon sa PBA. Subalit, since nakita nga ni Third D itong opportunity nito sa Japan, ay syempre sino pa bang tao ang tatanggi dito na kung saan ay maliban sa mga Japanese players na makakalaro mo dito makakalaro mo din dito ang mga dating NBA players na ngayon ay kinuha na rin ng bansang Japan upang maglaro sa professional na liga sa basketball doon. Anyway, base naman dito kay Marvin Espiritu na taong tumulong dito kay Third D Ravena para sa negotiation sa kung anong team ang pipiliin niya sa Japan, ay binanggit niya na actually may isang team sa Japan na nag-offer ng medyo malaking pera dito kay Third D Ravena. Well, ito ngayon upang makuha nila itong si Third D bilang kanilang import na basketball player. Subalit sa naging huli o final decision ni Third D ay mas pinili pa rin niya ang team ng San Antonio Phoenix. Dahil base kasi sa kanilang pag-aaral mas makakalaro dito si Third D na mas marami at mas mahabang gameplay. Well, anyway, pag-usapan naman natin ang milyones na sweldo ni Third D Ravena. Actually, kahit anong research mo ngayon sa internet wala ka talagang makikitang eksaktong amount patungkol sa eksaktong sweldo ni Third D Ravena sa team ng Neo Phoenix sa Japan. Subalit, mas swerte tayo mga kapopong dahil may natagpuan akong artikel na nagpapaliwanag kung magkano nga ba ang sinasahod ng mga basketball player sa bansang Japan. Well, dito nga ibinanggit na ang mga import players pala sa Japan sumasahod ng average $10,000 up to $20,000 kada buwan. O sa pera natin halos 500,000 pesos up to 1 million pesos kada buwan. O sa kada taon naman halos 12 million pesos. Yes mga kapopong, 12 milyones kada taon. Well, isipin mo ito kapopong ha? Na bago ka palang sasali sa isang professional na liga nasasahod ka agad ng 12 million pesos, ay sino pa ba talaga ang hindi tatanggi dito? Na kung saan pa nga na yung condominium na yung tutuluyan at mga pagkain na yung kakainin libre pa. Na wala kang gagawin kundi mag-practice, maglaro at ipapanalo mo ang iyong team. At kahit ikaw siguro masasabi mo rin na sobrang ganda itong offer na ito kay Third D Ravena. Na hindi mo rin talaga siya masisisi sa kung bakit mas pinili niyang maglaro sa Japan kesa dito sa Pilipinas. Well, sabi ko nga kanina na kung dito siya sa Pilipinas maglalaro posibleng kumita siya ng 180,000 pesos kada buwan. Na since nasa Japan na siya ngayon posibleng kumikita na siya ngayon ng 500,000 pesos up to 1 million pesos kada buwan. At kung may pagkakataon naman na kunin ng Japan itong si Third D Ravena bilang isa sa mga representative nila para sa FIBA World Cup, ay posibleng kumita naman siya dito ng approximately 1.5 million pesos up to 2 million pesos kada buwan. Well, subalit medyo nakakalungkot lamang na makita natin itong si Third D na lumalaro sa Japan na ang kalaban ang team natin na Gilas Pilipinas. Well, para naman sa mga kababayan natin na nagseselos o nagagalit sa kung bakit mas pinili ni Third D Ravena na maglaro sa Japan
Japan kesa dito sa Pilipinas, ay para sa akin eh huwag kayong magalit. At instead eh, dapat pa nga kayong maging masaya. Bakit? Well, ganito kasi yan. Ang paglalaro kasi ni Thirdy ngayon sa Japan ay isang opportunity o magiging isang daan na rin upang mas marami pang mga Pilipino ang posibleng makapaglaro sa bansang pinaglalaruan niya ngayon. Nasa katunayan pa nga eh, ito mismong CEO ng Neo Phoenix na si Mr. Kenjiro Hongo ay sinabi niya na personally napanood niya mga laro ng mga basketball player ng mga Pilipino at sa tingin niya ay balang araw ay posibleng mas marami pa ang mga Pilipino na makapaglaro sa Japan sa hinaharap. Anyway, kung napanood niyo naman ang unang laro ni Thirdy kagabi, ay siguro isa ka rin sa mga nakapansin sa mga 3 points niya na hindi pumasok. Well, para sa akin eh, medyo expected na ito. Dahil medyo malaking adjustments pa talaga ang kinakailangan ni Thirdy sa paglalaro niya kasama ang mga Hapon. Subalit kahit papaano naman eh, nagawa naman ni Thirdy kagabi yung pinaka-aantay-antay natin na lagi niyang ginagawa sa UAAP na isang malupit na dunk. Na dahil rin dito sa dunk na ito eh, parang ipinapakita niya hindi lang sa kalaban nilang team, kundi sa iba pang team na makakalaban nila kung ano talaga ang aasahan nila sa kanya. Well, kumbaga, ay hindi pa talaga nagiinit itong si Thirdy Ravena. Na kung nasubaybayan mo naman ang laro niya sa UAAP, ay masasabi mo rin na sobrang hinahon ng kanyang behavior para sa naging una niyang laro sa Japan kagabi. Well, anyway, sabi ko nga kanina, ay intayin na lang natin na mag-init itong Thirdy upang makarate, mailabas si Thirdy ang tunay niyang pagkatao sa loob ng basketball court. Well, anyway, dumako naman tayo sa ilang comments sa mga Pilipino na nanood rin ng live na laro ni Thirdy kagabi. Well, honestly mga kapopong eh, pagdating dito ay isa rin talaga ako sa nalungkot dahil sobrang daming mga kababayan natin ang nagsabi ng hindi magagandang salita dito kay Thirdy sa tuwing nagmimiss o hindi ito nakakashoot. Subalit na-realize ko na nasa Pilipinas nga pala tayo mga kapopong na ang mga ganitong negatibong komento o pangbabas sa mismong mga kababayan natin eh palagi naman talagang nangyayari. Natulad nga rin sa nangyari dito kay Kai Soto na marami tayong mga kababayan ang nagsabi na hindi daw ito makakapasok sa NBA. Subalit may ganito man tayong mga kababayan ay hindi pa rin talaga mawawala ang mga Pilipino na tunay na nag-aangat at sumusuporta sa mga ganitong tao. Well, para naman dito kay Thirdy Ravena at Kai Soto, ay nandito lang kami upang suportahan kayo at ipagdasal kayo sa mga journey o tatahakin yung pagsubok sa ibang bansa. Good luck and God bless! Well, kay mga kapopong, ano masasabi nyo dito kay Thirdy Ravena at Kai Soto? Well, gusto ko malaman yan so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ang video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli itong i-teacher Popong na nagsasabing, Te amo!